What's up, cinephiles? Welcome sa aking review ng movie kung saan ako napa-double take. Kung Spolarium nga ba or Spoliarium yung title ng hit na kanta na yon ng Eraserheads, ang Alone Together. Written and directed by Antoinette Jadaone. Isa itong 2019 movie na ngayon ay streaming na on Netflix. Bago ako mag-start sa review ko, if you are new to our channel, consider leaving a like and subscribing to us for weekly reviews of movies, TV shows, and video games. Now, Alone Together ay storya ni Christine at ni Raph, played by Liza Soberano and Enrique Gil respectively. Sila ay mag-ex who a few years after their breakup ay nagkita sila at na-realize nila na meron pa rin silang emotional connection. This movie was produced by Black Sheep Studios. Producer sila ng mga movies the likes of Excess Baggage, Isa Pa With Feelings, at isa sa mga paborito kong romantic films in recent memory, ang Open. I have to admit that I'm a fan of Black Sheep dahil sila ang studio dito sa Pilipinas who is doing their best para ibalanse ang mainstream sa indie. And I have to say, they do it to great effect para mag-appeal sa mga katulad ko na millennials. To start off, napansin ko that this movie is heavily reliant on two things. Una sa lahat ay ang star power ng lead actress at actor nito, si Liza Soberano and Enrique Gil. Now, unless you've been living under a rock, sigurado kilala mo itong love team na ito. Sila ay isa sa mga pinaka-famous dito sa buong Pilipinas at malaki ang fanbase nila. And I have to say na nabigyan naman nila ng justice ang pag-portray sa mga characters na to, most especially kay Liza Soberano, because we spend so much time with her character to the point na medyo maiisip mo nga na this is her movie, not necessarily their movie as a love team. Ganong ka-focus yung movie na ito sa character niya, and she delivered sa pag-portray niya ng character na to. Now that we got that out of the way, another thing na napansin ko na heavily reliant ito ay sa mga themes niya. Now, gusto ko i-discuss yung mga themes na napansin ko, yung mga main themes dito sa movie na to. Unang theme na napansin ko ay yung loss of oneself when reality hits. Kasi sa beginning ng movie na to, yung character, specifically ni Liza Soberano, ay isang idealist. Nag-start siya na isa siyang estudyante sa isang sikat na university dito sa Pilipinas, at very idealistic siya sa kanyang future. She's full of hope. Excited siya sa kanyang mga gagawin pagka-graduate. But, as we know, in real life, when reality hits, ma-realize mo na hindi ganong kadali ang mga bagay-bagay, at sometimes you're gonna have to compromise with what you do with your life. So when you are in the real world, it's very easy na ma-lose mo yung who you used to be, kung saan we seek something na comfortable na lang or what is safe for most of the time. Another theme na napansin ko sa movie na to ay yung mga what ifs, yung mga unresolved emotions. Etong dahilan kung bakit, guys, if you're gonna end the relationship, I highly suggest na magkaroon ng proper closure. Because as I discussed dun sa plot summary nga ng movie na ito, muli silang pinagtagpo a few years after their breakup, at dahil nga mayroong mga unresolved emotions dun, ay nangyari ng inevitable. They spend time with each other at nag-reconnect sila after their years apart. At ang catch dito ay meron na silang mga respective relationships. Now, some of you might be put off dun sa kanilang pag-reconnect dahil practically cheating yung ginagawa nila. And I have to agree, while it is cheating, I have to say though na it happens in real life. And for most times sa mga situation na to, itong mga tao na to na mayroong unresolved emotions ay talagang nadadala lang nung kanilang mga need to reconnect with that someone na hindi sila nagkaroon ng proper closure. So guys, tandaan nyo, proper closure tayo lagi. But eventually, naging interesting para sa akin yung inevitable na difference sa kanilang expectation, and it became amusing how they coped with that situation, which eventually led sa final theme ng movie na to and my favorite element of the movie, the search and finding for oneself. Na talaga makarelate tayo mga millennials, because like it or not, most of us is dadaan sa mga quarter life crisis. Totoo yan, I can attest to that. And I like that this movie went on that route, showing na sometimes you just need the courage to go against the norm and just do what you want. At yung mga parts na yun ng movie na to, yung mga talagang nag-resonate para sa akin, and I feel like will resonate with a lot ng audience na to, most especially sa mga millennials. However, I have to say na medyo marami ring issues itong movie na to. And most notable sa lahat ay yung pacing niya. This movie really suffers a lot of pacing issues. For example, I didn't think na nabigyan yung audience ng better idea about sa foundation ng relationship nila lang
dalawa. Hindi masyado kasing na-explore how deep their relationship really is. I mean, yeah, I get it. They love each other. Pinakita nga yung mga kilig moments at the beginning of their relationship. Pero yung foundational na mga conversations about sa relationship nila in general ay medyo nakulangan ako. Pero kasi nga, yun yung isa sa mga pacing issues ng movie na to, because the movie has to move on immediately. Bukod dun sa start up to the middle part ng movie na to, ay masyado talaga maraming pacing issues para sa akin for me to just ignore. And another thing na napansin ko sa movie na to ay the script is really nothing to write home about. Hindi masyadong phenomenal yung script. Marami dito ng mga lines of dialogue ay yung mga usual na naririnig natin sa mga mainstream na rom-com, mga banat, mga hugot. And I just felt like na para sa isang movie na merong ganitong mga kagandang themes na mag-resonate sa maraming audience, could have been better with a better script. Kasi yung mga ibang script dito ay medyo masyadong typical Filipino movie, and that's just quite a bummer for me. Also, yung romantic plot, I think nabanggit ko sa simula ng movie na to that this movie is more on talaga sa character ni Liza and really about her growth as a person. Yung romantic element nito between Liza and Enrique Gil, naasara lang ako dun sa medyo hot and cold na relationship nila. Not to spoil everyone, pero medyo may pagka-fickle-minded yung kanilang mga characters dito. And especially dun sa ending nito, it didn't work for me. Because really, there's a scene towards the end dito sa movie na to which really left almost no room for any additional plot. Pero nagkaroon ng final scene dito na medyo parang pilit. And sayang, sayang, because for the most part, nag-work na sana, but the end kinda ruined it for me. I don't know about you other guys. So in conclusion, I like this movie for the themes, because maraming makaka-relate dito for sure. But na-hold back kasi talaga yung movies ng mga nabanggit kong pacing issues at saka yung mga kakulangan sa script. But I'm not saying that this is a bad film. I just think that it could have been better. But again, kung fan ka ni Liza Soberano tsaka ni Enrique Gil, or fan ka lang ng mga Filipino rom-coms in general, you can't really go wrong with this movie, kasi entertaining watch naman siya. Meron ka mga makukuha sa kanyang aral. Meron din namang emotional gut punch yung movie. So overall, I am going to give this movie a 3.5 out of 5 stars. And that's it for my review of Alone Together. If you like this video, hit that like button and subscribe to our channel. Do you agree with me? Comment down below. Let's discuss. So guys, that's it for this video. As always, we'll see you on the next one. Bye-bye.